Ikasyam ng Disyembre, Lunes. Dakilang kapistahan ng kalinis-ninisang paglilihi sa mahal na Birheng Maria, pangunahing patrona ng Pilipinas. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa ika-anim na buwan, isinugo ng Diyos ang Anghel Gabriel sa isang bayan ng Galilea na tinatawag na Nazaret. Sinugo ito sa isang birhen na ipinagkasundo na sa isang lalaking nagngangalang Jose mula sa sambahayan ni David, at Maria naman ang pangalan ng birhen. Pumasok ang anghel at sinabi sa kanya, "Matuwa ka, o puspos ng grasya, sumasa iyo ang Panginoon." Nabagabag naman si Maria dahil sa pananalitang ito at pinagwari kung ano ang pagbating ito. At sinabi ng anghel sa kanya, "Huwag kang matakot, Maria, dahil may magandang niloob ang Diyos para sa iyo, at ngayon maglilihi ka at manganganak ng isang lalaki at papangalanan mong Jesus." Sinabi ni Maria sa anghel, "Paano mangyayaring ito, gayong di ako ginagalaw ng lalaki?" At sumagot sa kanyang anghel, "Papanaog sa iyo ang Espiritu Santo at lilimliman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan, kaya magiging banal ang isisilang mo at tatawaging anak ng Diyos. At nagdalang tao naman ngayon ang pinsan mong si Elizabeth sa kabila ng kanyang katandaan. At nasa ika-anim na buwan na siyang itinuturing na baog, wala ngang imposible sa Diyos." Sinabi naman ni Maria, "Narito ang utusan ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." At nilisan siya ng anghel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, may magandang niloloob ang Diyos para sa iyo. Ano ba ang ginawa ni Maria para lubos na malugod sa kanya ang Diyos? Ang sagot, wala. Walang ginawa si Maria upang lubos na malugod sa kanya ang Diyos. Ang pagkalugod ng Diyos kay Maria ay hindi bunga ng kanyang nagawa, kundi bunga ng kagandahang loob ng Diyos. Lahat ay biyaya. Hindi gantimpala kay Maria ang pagkalugod ng Diyos. Pinagpala siya dala ng pagkukusa ng Diyos na piliin siya. Pero kahit na pagkukusa ng Diyos ang lahat at tunay na biyaya ang lahat, malaya pa rin tumugon si Maria. Dito nakabatay ang kadakilaan ng ina ng Diyos. Kagandahang loob ng Diyos, ang lahat. Ngunit nasa malayang pagtugon sa tawag ng Diyos ang ikadadakila ng isang tao. Pagsasagawa, huwag tayong matakot na tumugon sa tawag ng Diyos tulad ni Inang Maria, sapagkat anumang hanganin o plano ng Diyos ay tiyak na magtatagumpay sa kabila ng ating mga kahinaan.